Magbigay ho tayo ng update doon ho sa ating tinututukan ho na investigasyon sa San Leonardo, Nueva Ecija, hinggil doon sa inilapit ho ng ginang na ang kanyang asawa'y pinake-up ho na kung saan ikinulong 36 hours, pinagbintangan na nagnakaw raw ng 50 million pesos ayon sa piskal na isa pa rin. Nalagay sa estado ng pagiging B-O-B-O-B-O. Ayan, ikaw may sabi niya. Pakiulit. Mga bobo! Hinaan mo. Gusto ko mahina. Mga bobo! Ibulong mo. Mga bobo! Alright. Siya may sabi niya. Okay. Ibulong mo pa naman. Mahina. Mga bobo! Alright. At least hindi niyo masyado nalaring gano. Estado yan. Or kuminsan, nakasanay na na malagay sa estado o sinasadya kasi either nabigyan ka ng pabor sa kulay ng salapi, nasilaw ka, or talagang alalaman to. Sa totoo mga boss, ito'y tinutukan ho namin at tinignan ho namin magkaroon ho ng conflicting report. Yun hong spot report ng polis. At yung nakasulat sa ito ho'y sa inquest ng fiskal. Saan ba kumukuha ang piskal at nagbabase sa kanyang pag-i-inquest na kung ito'y mapaparusahan or refer for further investigation dahil yung probable cause eh hindi madedetermina, depende roon sa sinasabing report na ginawa ng polis. Kaya importante ang pag-iimbestiga. Napakahalaga. Ito yung kahinaan ng ating mga kapulisan sa mga probinsya na kinakailan talaga i-train pa sa kanila. Marunong lang magsulat sa blatter. Ang tanong, nasa estado ng pagiging BOBO. Mahirap na. Normally, nangyayari ito sa mga probinsya. Dito sa Manila, at least nasisilip sila. Kaya, Paging Regional Director ho, ng Region 3. Aking pagsasabi sa inyo, at Paging Provincial Director ng Region 3, at yung inyong Station Commander dyan sa San Leonardo, Nueva Ecija, or your Chief of Police, baka naman kayo nasa lagay sa estado ng pagiging B-O-B-O. B-O-B-O, 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 kayo ay mga bobo. Ito, istorya, hindi magkaparehong report ng sa piskal. 100 million daw ang nanakaw ng mga alahas. Wow, man, unlucky. Sa pulis, 1.5. Saan ba nang galing yung sa piskal at pulis? Ba't nagko-conflict? Dito pa lang, 1 million sa piskal ang nanakaw daw ng mga pobreng pinagbintangan at kinakailangan mapatunayan pa. 1.5 naman sa pulis. Alin ba dapat mauna? Yung sa pulis na nagbigay ng spot report na 1.5, pagdating sa piskal, tinaas niya, sus, Ginoo, ng 48.5 million. Bay, mahirap patunayan yan. May malaking, dalagang grand theft yan, robbery. Ito mga storya. Mga boss, maraming butas-butas. Ito, panoorin nyo na. Problema natin. Dudulog ko lang po sa inyo yung problema ng asawa ko nasa kulungan. O, anong ginawa na mister mo? Napagbuntangan pong nagnakaw daw po. Nakita ba siya? Naaktuhan ba siya? Hindi po, kasi po ala po kami nung nangyari yun. Pero siya'y nakakulong ngayon? Opo. Saan nakakulong? Munisipyo? Munisipyo po ng Diversyon. Ay, papaimbestigahan namin para agad makita. Dinampot ang kanyang asawang si Manuelito Alcantara, 35 anyos, ay sinamahan lang ang kanyang mga anak para manood ng TV sa kapitbahay. Ayon kay Lolita, pinagbabawalan siya ng mga pulis dalawin ng kanyang asawa noong sandaling yon dahil siya ay nagdadala ng pagkain. Nakita ho namin mga boss na ang mismong public attorney's office wala raw hong sinampang kaso yung mga pulis na nahuli ng huli doon sa kanyang mister sa loob ng 36 oras. Illegal detention na ho yan. Nang makita mo mister mo, anong nangyari? Natungpo siya sa loob. Nakuluhan po. Nakaposos. Dinampot ba siya? Inaresto? Ang sabi po ng mga kapatid niya, inimbitahan daw po. Inimbitahan. Take note! Inimbitahan. Sa linya na ngayon, si Police Staff Sergeant Paolo Garcia. Sir,
Can you give us an update? Yan po sila Manulit o Alcantara, apat po sila. Okay. Nakasuha po namin ng robbery. Ngayon po, nahuli po sila noong June 17. So, inaresto ng June 17 sa Nakawan at merong sinasabing nagtuturo. At gusto ko malaman anong oras po inaresto. 6:30 po ng umaga po noong June 17, sir. 6:30 ng umaga ng June 17. Yes, sir. Alright. Anong oras daw nangyari ang krimen? Alas 2 po lang. Madaling araw po ng June 17, sir. Alas 2 na madaling araw ng June 17. Yes, sir. Inireport lang po, sir, sa amin ng 11 a.m. So, the crime was committed allegedly 2 a.m. in the morning. Okay. And the suspect was arrested at 6:30 in the morning. Okay. But the discovery of the crime was 11:25 in the morning through a CCTV. Tama? All right. Yes, sir. Nung inaresto nyo, sir, in-inquest nyo ba to? Yes, sir, na-inquest po yan. Kinabukasan, sir, June 18, sir. 9:30, sir, ng umaga, sir. Ang tibay ng inyong ebidensya is sa CCTV. Hindi, sir, sa CCTV. Meron pa po, sir, witness na right. Positively identified. All right. May nagturo. Yes, sir, yes, sir. So, sabi ng witness, nagtatatakbo bit yung mga nakuha nila. Yes, sir. Walong time na, sir, makita sa likod. With due respect, dahil police investigation, who yan? Ako lang nagtatanong. Yes, yes, sir. Okay. Yes, sige, sir. Salamat po, sir, sa pangunawa. Okay. Sige, sir. Okay. Attorney Batas Mauricio, anong nakikita mong mali? Ang malaking problema talaga ay ang kawalan ng kaalaman, may kinalaman sa mga karapatan ng mga taong kanilang inaanyayahan o pag-investigahan, inaaresto at pagkatapos ay dinidetine. Sapagkat maliwanag naman po, hanggang sa kasalukuyan may visa, Republic Act 7438. Ito po yung an act defining certain rights of persons arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer. Police! May tungkulin na po ang kapulisan, ginawang Bentolfot, mga kababayan, na bigyan ng abogado yung inimbitahan nila. Tatanong ko lang kasi may letter sa inyo ang Public Attorney's Office doon sa case ni Manolito Alcantara and a certain Justin Credo. Were they given a power lawyer? They were informed of their rights to avail of their counsel, sir. Hindi naman siguro pwede sa inquest ang isang suspect na walang power lawyer, di ba? Inaresto eh. Hindi mo dapat, hindi mo in-inquest muna yan. Sabihin, teka muna, hindi ko in-inquest yan hanggat walang lawyer yan. Yes, sir. I have done my job, sir. I have asked the police, sir, about it. What is wrong with what you did? Hindi mo kasi matutuloy ang mali mo pag hindi mo nakita yung mali mo, eh. I did not make the opportunity to wait for the... Alright. So you were in a hurry. The accused to present the witness, sir. Alright. So in other words, it's an acceptance that there were lapses in your part and you accept that responsibility. At least noted tayo dyan na nagkulang ka. We have filed the information immediately within 24 hours from the date of commission of the crime, sir. So, binigyan niyo ba ng kasagutan si Attorney Marcos Gonzalez? Bibigyan talaga, sir. So, you don't have a letter in response to Attorney Marcos Gonzalez, District Public Attorney, Cabanatuan, PAO, District Office? Is it bailable or no bail? No bail recommended, sir. No bail recommended. On what ground? The amount taken by the respondents are above the threshold provided. How much is the threshold? Above 1 million pesos, sir. Anong nanakaw? Anong nawa?
certain jewelry such as gold earrings, necklaces. It is placed with a total value of 50 million, sir. The value of the jewelry is 50 million pesos. Is that what it is? I'm sorry, sir, it was just a typographical error. Typographical error. Typographical error. 1,500,000 pesos. 1,500,000 pesos. Di ba nakita mo yung violation of kanyang civil rights? Yes, sir. I saw the supposed. Do you understand, sir? Yung kanyang pagkakamali, sir, may pananagutan niya. You're liable. In-inquest mo na wala kang papel. In the first place, sinisisi kayo ng police. Ang police mismo kahapon si Garcia, si Sergeant Garcia, was saying na nagtiwala sila sa inyo kung ano mga kapalpakan ninyo, eh alam nyo. Sila, naghuli sila. At sinasabi ng police na kayo, wala daw kayong binigay na inquest paper or anything. Kaya pagkakamunta sa inyo, sir, patunayan yan. I think you have the problem because you did not follow the procedure. You did not follow the protocol in the way to inquest the fiscal. Marami kang paglabag. You own the story. Inumpisa namin pagtutukuri ito. Part 2 na ho ito, mga boss. Maganda ho sigurong tutukan nyo yung mga ganitong klaseng investigasyon ho namin na bago ho namin i-produce into one episode, nakatutok ho kami. Ngayon, mga boss, very simple. Yung ginawa ho ng piskal, itong ginawa ng piskal, irregular, maanomalya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon magkaroon ng public attorney's office or PAW lawyer na libre yung suspect na kanilang inaakusahan. Hindi nila binigyan, yun ho, una, hindi ho tama yung kanyang nasa inquest paper na 50 million pesos, spot report ng police is 1.5, inaamin yung pagkakamali. Inaamin niya na hindi niya binigyan ng pagkakataon, civil right na magkaroon ho, yung the rights to an attorney, sa Miranda Doctrine ho yan. And doon sa party na ho yan, in-inquest niya ng wala man lang abogado na libre sa PAW. At ang PAW mismo kini-question si Fiscal. Sa police naman, hindi ko maintindihan kung mga eng-eng. Alam niyo talaga, napakahalaga ng sinasabing kaalaman sa investigasyon. Pag mahina yung investigating police officer, either nababasuri yung kaso kung magaling ang Fiscal. Kasi pag sinabi mong 50 million pesos, patutunayan mo threshold ho na walang sinasabing piyansa, eh pagpapatunay ho, ngayon pa lang, sino maniniwala sa iyong warehouse? Kung nakikinig man yun ang mamayari ng warehouse, isa ka pang tuktukin namin, isaklob kong orinola sa iyong ulo eh. Kasi patutunayan mo sa hukuman niya, paghandaan mo 50 million ha, paghandaan mo mga resibo niyan, yung mga gold earrings mo, necklaces na yan, watches na yan, total value 50 million, wow ang yaman mo. Ba't ka nagtatago ng ganyang mga relo? Magpapakita ka ng mga resibo of ownership and receipts of absolute deed of sale? Kasi mga bagay na yan, kung gano'n na kahalaking halaga, hindi biro yan. Eh, kahadiyarong maliit, 50 million na. Ano kaya nakalaman doon? Baka mga ewan, ang mga relumong plastic. O baka galing China. Tapos Rolex. Tapos yung mga ginto na tubog na sinasabing ewan. Siniluloko ninyo? Kasi kami ho, dinedepensa ho namin. Yung hong, eto ho, ina-expose ho namin. Pakita ho para maging interesado kung kayo ho'y nag-aaral ng law or kayo ho'y mga nasa akademya. Magbigay na ho kayo ng inyong masasabi dito sa parting ito. Kasi kami ho, transparent. Ito ho'y naka-upload ho sa YouTube.